guys, this is Mami Clay and welcome back to our channel. Welcome back to me. Medyo matagal akong nawala sa vlogging. Now, on this video, pag-uusapan natin kung paano tayo unti-unting makakabangon in terms of financial status or sa ating financial na aspeto ng ating buhay. Ngayon, kung meron kayong source o meron kayong pinagkukunan ng financial na pangangailangan, ano, isa tayo dun sa porsyento na kahit papano, kahit nagkaroon ng pandemya, meron pa rin tayong pinagkukunan ng financial. Ngayon, paano tayo unti-unting makakabangon dun sa siguro sa ating mga pinagkakautangan, sa yung struggle natin na makadagdag ipon, yung ganun, paano natin mababangon ang sarili natin. Siguro kasi before the pandemic, ano tayo, no? Lumalabas tayo, meron talaga tayong panahon na gusto nating nagsasaya tayo, yung mga ganun. Nung panahon ng pandemic, nawala yun, so talagang na-stress tayo. Yung iba sa atin, nabawasan pa yung kita. Yung iba sa atin, nawalan talaga ng trabaho, which is mas malungkot. Ngayon, paano tayo makakabangon from there or unti-unti nating i-build ulit yung ating financial status? Number one sa ating listahan ay budgeting. Budgeting, ibig sabihin, paglalaanan natin ng lugar ang bawat sentimo ng ating pera. So, kunwari, kumikita ka ng 500 kada araw or kada oras. Wow, ang laki ba naman? Sana all. So, may 500 ka. Kung may 500 ka, sabihin natin sa isang araw, saan mo ginagastos yung 500? Sabihin natin, yung 10 piso, pinabibili mo ng candy, yung 30 pesos, nililibre mo si crush ng milk tea, yung ganon. So, nalalaman natin kung saan napupunta ang ating pera. Kapag nagbabudget tayo, na iintindihan natin kung yung perang kinikita natin ay tama lang ba or kulang or sobra. Sana sobra, di ba? Sana all sobra. Kung sobra, sana yung sobra inilalaan natin sa ating additional savings or ini-invest natin para kumita pa siya or lumago pa siya. Kung kulang naman siya, doon natin malalaman kung kailangan ba natin ng additional na trabaho or additional na sideline para mapagkasya natin yung ating budget. Malalaman, pag nag-budget din tayo kasi, maiintindihan natin na, kaya pala ako umuutang dahil na papasobra ako sa gastos sa ganito. Kaya pala kapos kami dahil may pasobra sa gastos na ganito. Or, all in all lang talaga, kaya pala kapos kami kasi hindi talaga kasya yung kinikita namin para sa isang buong-buwang gastusin. Yun ang maganda sa budgeting. Kung gusto nating bumangon sa ating financial aspect ng ating buhay sa darating na taon, kung hindi pa kayo nagbabudget, I suggest magbudget na kayo. Through the times na kumikita kami ng maayos at through the times na nagsistruggle kami, budgeting talaga ang naging constant sa aming buhay. So talagang parating nakabudget. Kasi doon namin nakikita kung meron pa ba kaming babayaran, meron ba kami kailangan paglaanan ng pera, or meron ba kaming maisusubi para sa buwan na to. Number 2 tip is yung invisible money challenge. Ngayon, kung ang sitwasyon natin sa ating sahod ay yung talagang ngayon pa lang bumabangon, pero habang bumabangon gusto mo na ring mag-ipon, I suggest na gawin natin yung, actually kasi dapat ang pag-iipon kasama talaga siya sa budget. Pero kung hindi siya kayang isama sa budget dahil talagang tipid na tipid ang budget ngayon dahil nagkaroon ng utang dahil sa pandemic, dahil ngayon pa lang nagkaroon ng trabaho, so wag na muna nating isama sa budget yung ating ipon or savings. Ngayon, paano tayo makakaipon kung hindi natin isasama sa budget? Gawin natin yung nauuso, hindi man siya nauuso, no? Yung popular na invisible money challenge. So, kung kaya mo ng 50, invisible 50. Kung hindi kaya, invisible 20. Kung hindi kaya, invisible 10. Kung hindi pa rin kaya, invisible 5.
Kung hindi pa rin kaya, invisible coins. So, lahat ng coins na mahawakan mo, invisible na siya, ilagay mo na siya sa alkansya. Ngayon, disiplinahin natin ang ating sarili na huwag galawin itong invisible money na to, no? Challenge nga siya. So, kung magsa-start ka ng January, let's say invisible 20 ka, lahat ng 20 na mahawakan mo, it doesn't matter kung katapusan ng 1 ka lang sumasahod. Basta meron kang 20, invisible na siya, hindi mo na siya nakikita. So, hindi mo na siya gagastusin. Itabi mo na siya. Isipin natin na invisible talaga siya, hindi natin siya. The moment na nilagay mo siya sa place na nilalagay mo yung savings mo, limot mo na siya. Saka natin siya balikan by December. Tingnan natin kung gaano nakarami yung invisible money challenge mo. Kung nag-start ka ng 20, go ahead. Kung invisible coins ka naman, I suggest na kunwari makaipon ka na ng 20, ipapalit natin to sa tindahan. Kasi nga, meron tayong batas na hindi talaga natin dapat hinuhoard ang mga coins. So, iwasan natin yan. So, kapag nakaipon na tayo ng certain amount, ipa-bill na natin siya sa mga tindahan, sa pang maliliit na tindahan. Willing sila dyan kasi syempre ipanunukli nila yan eh. Para maiwasan na rin yung panunukli ng mga candy-candy. Alam nyo na. Okay, number 3. Magsimula ng maliit na negosyo. Kung mahilig kayo manood ng K-drama, siguro na panood nyo si Ujo ng Hospital Playlist. Ang favorite food niya ay yung sandwich sa egg drop. Ngayon, naintriga ako kay egg drop. Tinitingnan ko yung egg drop sa K-drama. Sabi ko, parang okay naman to. Parang madali naman. So, sinubukan ko sa mga anak ko. No? Gumawa ako ng yung tinapay French toast ko. Tapos, ang version ng egg drop ko, simple lang kasi hindi ko kayang maging fancy kasi mga anak ko hindi naman kakain yan ng mga dahon-dahon ng lettuce, ganyan. So, yung aking egg drop version ay very simple or the cheaper side of egg drop. French toast lang siya and then palaman niya itlog. Naisip ko, sabi ko, magandang negosyo to. Para dun sa mga taong hindi mahilig mag-prepare ng breakfast, pero nagugutom naman, ano. Kumbaga, kung gagawa ka para sa sarili mo, try mong gumawa ng extra, tapos ibenta mo sa kanila, let's say, 20-20, 15-15. May mga bibili at bibili. O, diba? Nakapagsimula ka na agad ng negosyo mo nang hindi ka naman namumuhuna ng ganun kalaki. Magkano lang ba naman yun? May itlog, may sandwich, yung isang buong loaf ng bread. Tapos, yung version ko, ginawa ko lang siyang French toast. O, di, may cinnamon ka lang, tapos may gatas ng konti, tapos may maple syrup ng konti o honey. So, na yun. So, French toast, and then egg yung palaman sa loob, hinati sa gitna, isang buong bread. Pwede mo sigurang ibenta ng 15 pesos o 20 pesos the most. So, kumita ka na. So, from there, ipuhunan mo siya ulit para sa kinabukasan naman na egg drop. O kung gusto mo, gumawa ka na ng variety. Ngayon, meron na siyang bacon. So, kung may bacon na, syempre, mas mahal na. O, di nakapagsimula ka na agad ng negosyo. Maganda kasi yun, ano, sa kakatry ko ng mga kung ano-anong negosyo, ang natutunan ko talaga sa kanya kasi is, nabibuild yung confidence mo. Una mo kasi kailangang i-build kung magne-negosyo ka, yung confidence mo sa sarili mo at sa product mo. Ngayon, kung hindi mo siya sisimulan sa maliit at mag-umbisa ka agad sa malaki, medyo talo ka agad. Kaya ako, pag nag-negosyo ako pa isa 1,000, padala 2,000, the most na yung 2,000. Kasi pag nalugi man ako, at least meron akong experience na nakuha. Kung nabawi ko siya, very good. Kung hindi ko siya nabawi, charge it to experience. Pero at least 1,000 lang. So maganda itong kanimula para kung gusto mong bumangon financial. Business talaga is one of the good thing. Hindi mo kailangang bitawan yung existing mong trabaho. So kung nakita ka dun sa trabaho mo, at the same time, natututo ka na kaya ko palang kumita on the side using my skills or using a skill na natutunan ko ngayon lang. So, yan ang ating number 3, magsimula ng maliit na negosyo. Number 4, medyo bigatin to, no? Ito yung mga tipong gustong bumangon,
pero naging constant naman yung kanilang trabaho all throughout. Sabihin natin, meron silang mga naitatabi na 5,000 mahigit sa sahod nila kada buwan. So, tip number 4 is investment. Investment, huwag tayo dun sa mga mabilisang scheme ng investment, ano, iwas-iwas tayo dun. Marami pa rin na nag-goyo or nabibiktima talaga. Kapag tumaas ng kahit nga actually 5% a month, medyo maguluhan ka. Hindi ko siya nare-recommend. Ang investment would only give you a return kahit sa banko, at least 1%. Magkano ba sa banko ngayon? 1% ba? In a year pa yon, ha? So, imposible talagang magkaroon ng investment na ang returns ay at least more than 3% or 2% in a month. Medyo kabahan ka na. Mawawala ang pera mo somewhere in the transaction, no? So, an investment is a slow return. Pag nag-invest ka, huwag mong asahang babalik agad yung pera mo sa'yo. This is a long-time process. Ibig sabihin, maka-harvest mo ang iyong investment siguro after 20, 30 years. So, this is towards, ano talaga, towards retirement. Pero, the good thing is, kung medyo na stagnant ka dun sa pag-iipon, o sabihin natin may ipon ka at gusto mo medyo mapalago pa yung portfolio mo for the coming year 2022, investment is a good thing. So, meron din tayong investment in cryptocurrency. So, aralin nyo lang ng mabuti ang cryptocurrency. Hindi ko to cover dito sa vlog na to kasi actually hindi ako maalam sa cryptocurrency. Pero kung interesado kayo, siguraduhin yung aralin nyo muna bago kayo mag-jump in into cryptocurrency. What I suggest is kung nagsisimula ka pa lang or OFW ka na hindi mo kayang i-manage yung sarili mong portfolio, what we did is blue chip. Bumili kami ng blue chip stocks. So, sa 5,000, let's say may 5,000 kami, bumili kami ng Meralco. Meralco ang highest selling, highest buying na nakuha namin is 300 per share, minimum of 10 shares ang pwede mo ipurchase kay Meralco. So, 3,000, meron ka na agad 10 shares. The good thing about kay Meralco is nabibigay siya ng dividend share. Pag binigyan ka ng dividend share, meron kang option na i-withdraw si dividend share or i-reinvest si dividend share. For our case, the most, hindi kami nag-withdraw ng dividend share, umiikot lang siya. So, habang umiikot siya, malago din ang pera mo. Minsan, nagre-reinvest kami, kunwari, nagbigay ng dividend. Si Meralco, malakas magbigay ng dividend share to. No? Madalas talaga siya, consistent siya. Kunwari, nagbigay siya ng 2,000 na dividend share. Yung 2,000 na yan, sabihin lang namin, paki-repurchase kami ulit ng Meralco. Magkano yung magiging balance. So, nakakapag-invest ulit kami, ang bayaran lang namin, 1,000. O, di ba? So, yun yung maganda about investment. Kasi, over time, lumalaki siya. So, kung meron kang at least 5,000, start buying blue chip. About stocks, please, marami tayong, maraming, alam ko, YouTube videos and articles about stock investment. Aralin natin mabuti bago tayo mag-jump into investment. Tip number 5, bangon tayo financially, no? Is kung nakapagtipid tayo during the time of pandemic, ituloy-tuloy lang natin siya. Hindi porke gumanda na yung ekonomiya, medyo bumabalik na, nagkatrabaho ka na ulit, nakukuha mo na ulit yung dati mong kinikita, mabalik tayo dun sa dati nating buhay. Siguro naman, naging lesson sa atin kung ano nangyari during the pandemic. Bigla tayong mga nawala ng trabaho. Bigla tayong nanganib lahat na may posibilidad na mawalan tayo ng trabaho. Kung hindi man tayo nawala, may posibilidad. May posibilidad na mabawasan ang ating mga trabaho. O ang ating kita sa ating mga trabaho. So, sana naging lesson yun na pwede pala siyang mangyari. So, para maiwasan na natin yung mga pagkabigla natin sa mga ganyan. No? Kung nakapagtipid tayo during the time na naiwasan natin kumain sa labas linggo-linggo or bumili ng bagong damit at sapatos tuwing sahod, siguro naman,
no, by the time of the pandemic, natutunan natin yun na, ah, kaya naman pala. Kaya naman palang hindi lumabas kada linggo. Kaya naman palang walang bagong sapatos or bag. Actually, yung mga sapatos at bag natin, for sure, nangasira sila dahil yung panahon ng pandemic, 2 taon tayong hindi nakagala mga dumadaan. So, kung meron pa kayong maayos na sapatos at mga bag, siguro naman pwede man natin gamitin yun. Or kung gusto talaga natin i-reward ang ating sarili, mag-isip tayo ng mga bagay na talagang gusto, na talagang feeling nyo magiging mahalaga sa inyo kahit na tamaan tayo ng another pandemic sa mga darating na panahon. So, kung nakapagtipid tayo noon, eh, so, medyo madilim na, pupangit na yung aking lighting. Hinabol ko lang talaga yung araw. It's a good thing na nakapag-vlog pa ako habang may araw. Ngayon, bago ko itapusin tong video na to, gusto ko lang ibahagi na isipin natin kung bakit natin gustong makabangon financially sa darating na 2022. Ano yung ating big why? Bakit natin gustong makabangon ulit o madagdagan yung ating ipon o maging financial stable? Ano yung ating why? Now, for example, for me, what is my biggest why kung bakit tuloy-tuloy ako sa pagbabudget at sa pag-iipon kahit maliit na lang yun ang iipon talaga dahil medyo nagkaroon din kami ng mga financial struggle. My why is because gusto ko makapiling na yung family ko as soon as possible. As of now, ako na lang yun nandito sa ibang bansa. Umuwi na sila, husband at ang mga bata. Napag-desisyon na namin na magstay ako kasi kailangan at least hindi naman kami mabigla pag uwi kami sa Pilipinas. Ang point namin is, while my work, let's work. So, since blessed pa ako sa work, so I stayed pa. So, yun. Well, that's one of my why. And my second why is because, as soon as possible, ano, gusto kong maging free na paano kong gagamitin yung pera ko. Gusto kong magsimula. Meron ko naiisip ng negosyo. Gusto ko nang simulan. So, as soon as makaipon na ako, as soon as makamit ko na yung ipon na gusto ko, pwede na akong umuwi at magsimula. So, that's my challenge to you. What's your biggest why? Bakit mo gusto makabangon sa financial struggle na hinatid ng COVID? Na hinatid ng COVID? Ano yung pinakamalaking rason mo? Kasi kailangan mo yon para pag dumating yung struggle na ang hirap mag-ipon, sa totoo lang, mahirap talaga mag-ipon. Ang hirap mag-ipon. Maaalala mo, ah, kaya ko nga pala gusto mag-ipon kasi ganito. So, magtutuloy-tuloy ka kahit mahirap.